So guys, yung case natin is yung Genki Bomb case. Pabilog siya. So, setup natin is the Ryzen 5. Ryzen 5 8GB na B450 slots. So first is i-remove natin to. Bali, kanina sinimulan ko na siya pero naisipan ko i-video. Kaya ayun. Pero marami pa akong gagawin. So, una natin gagawin is baligtarin rin to para matanggal yung ilalim. So, yun. Tatanggalin natin tong mga screw. Ito yung dalawa natanggal ko na. Para mahugot to. At dito natin ipapatong yung PSU. So, yun, tanggalin ko muna siya. So, yan, tanggal ko na yung kabilang side. Yan, tanggalin ko naman ito. So, yan, kita na yung baba. Lagay na hard drive. So, tabi muna natin siya. Then, lalagay ko na yung PSU para di na mahirapan mamaya. Pati yung mga nasa loob. Ito. So, I'll be using this brand DOSS 500 watts and 80 plus certified. Yeah, cool sleeve shot mga guys. Ito daw yung Rave dati. Malip na rebrand siguro. Ayan. So yun, napakaganda. Lapit ko na siya. And next ko is ilulusot ko na yung mga cables. Tapos yung sunod ko na lalagay ko na yung motherboard. 6 hours later. So yun guys, sakalito natin. As you can see, ako lang tayo yung nag-build ng ano. Hindi ko agad ilagay yung processor. Kasi I found out na medyo mahirap. Lalo na naka-liquid cooled to. Kaya nag-figure out din ako. Kasi first time ko gumamit itong case na to. Yan. Genki ang tawag, BAM case. Kaya may ano siya, malaki RGB fan sa harap. So, kakabit ko na yung RAM. I'm using this T-Force Delta RGB with 3600Hz. Wow! Okay, so kabit ko muna. And so, sa storage, ito gagamitin natin is Ramsta and Seagate Barracuda 1TB. Okay, so dito siya ilalagay. Ito. Ayan. Ganyan siya ilalagay. So ito guys, binubunot lang siya. Ayan. Tapos dito mo siya ilalagay. Okay, ilagay ko muna. So, yan yung ano, sige. Okay, next, binunot ulit yung isa para dito sa SSD. Pinagandahan niya is may lagayan siya ng SSD. Ayan, sakto siya. So, ilagay ko ulit. So, yun guys, nakabit na natin. Okay, next po is ilagay na ako mga wirings. Sunod ko na yung processor, pati yung liquid cool. Okay. 15 minutes late. So yun, nakabit ko na mga ibang wires. Ito, inuha na para matago yung mga wires. So next na natin is nakabit ko muna yung GPU, yung graphics card. I'm using this RX 570.
So yun guys, nakakabitan natin yung GPU. Next ko na is processor na. Okay, let's do this. So yun guys, nakakabitan natin yung GPU. May puto anong pwesto dito sa taas. Nakakabit ko naman ito yung liquid cooling fan. Ito siya. Genki. Genki pa rin. Para save sila. Alright. Okay, kabit ko muna siya. Medyo mahirap to. Kaya sabihin ko sa inyo paano ako kinabit. So, yun guys. Nakabitan natin liquid cooling. Yan. Medyo mahirap siya. Pero may naisip ako na mas madaling paraan. Is baklasin na to. Ito. Kasi kabit ko na siya agad. Yan. Tapos bali pag ilalagay nyo na lang kasama na sila, mas madali yun lalo na pag mag isa kayo. Ako kasi mag isa lang ako eh. Pero nagawa ko naman paraan, nakabit ko siya na maayos. So next natin is lalagay ko na mga cover. Then we're good to go to install. One eternity later. Gilid. Dito. Ayan. Ito yung liquid like a snake! Dito ko siya. Yes! Ito yung butas na to. So kagandahan na to is pwede kong i-move. So move siya. Pero syempre sinigipan ko na siya. Okay na ako yun eh. So yun. Next natin is talaga lalagay ni cover. Ito mo tigong ko rin pala makalimutan yung fan. RGB. Okay. High key deck. So, may strip din siya dito. Sa gilid ko na lang nilagay. Yan. Oh, kapit ko na yung cover tapos pailawin na natin to. So yun na guys. Nakapit natin yung cover. Okay. Saksak naman na. So let's be ayaw. Ayaw. Off pala. So, RGB naman yung remote. So, auto na rin natin. Genki bomb case. Ay, ito. Basta. I-adjust ko na lang siya. Galing. Everything. Everything is perfect. Medyo patay lang sa likod. Maganda sana isa pa LED strip pa. Pero okay na. So guys, yun. Mamaya, install na natin. Na naka-ready na yung monitor niya. Yung vision.